Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back at OMGTV channel. Ang gagawin natin ngayon mga kabarya, itong 5 peso NGC. Itong mga 5 peso na NGC ay maraming variation. Tulad nitong 2017, normal lamang. At saka mayroong 2018 na frosted coin. At saka yung 2019 na reverse die frost. And 2019 na nonagonal ay lahat ay frosted. So, yan mga kabarya ang pag-usapan natin ngayon. Ating alamin yung mga detalye sa bawat barya. Sa bawat barisyon ng mga barya ito. Yung mga iba't ibang prices galing sa iba't ibang online seller. Tsaka yung price ni Numista mga kabarya ay meron tayong references no doon sa price ni Numista. Okay? So bago natin simulan, kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe at hit the notification bell para ikaw ay laging ma-update sa susunod pa nating mga video. Okay? So, ito yun mga kabarya. Ang una-una nating 5 peso ay yung 2017. So, ito ang kauna-unahang 5 peso na nirelease ng BSP bilang NGC, no? New Generation Currency. Ang 2017 natin mga kabarya ay nasa semi hard to find ang kondisyon sa ngayon dahilan na konti lamang yung pinalabas na bagong barya at mayroon pa kasing mga old model mga kabarya na 2017 na galing pa rin sa BSP, so yung kulay dilaw at ito namang kulay silver ay meron ding 2017 no, yung pinakaunahang nirelease ng BSP na bilang NGC. Okay, so ito ang buong detalye ng ating 2017 NGC. Itong 5 peso na 2017 ay standard circulation coin ang taon 2017 hanggang 2019. Value 5 peso. Composition nickel plated steel. Ang bigat niya ay 7.4 grams, diameter 25 mm, thickness 22.2 mm. Hugis bilog. Saka nasa reference scheme number 302. Ito ang kanyang harapan. The portrait of Bonifacio, the father of the Philippine Revolution to the left, with his name below, the value to the right, and the country name above along with the mint mark. So, yung nakalitering sa gilid ay Andres Bonifacio, Republika ng Pilipinas, yun ang 5 peso at saka yung kanyang year na 2017. Ito naman ang likuran mga kabarya, reverse. The reverse side features the Tayabak, a Philippine endemic plant, the BSP logo, and the issuer name in microprint. So, yun o, yung mga maliliit na litra, microprint, ayun ang issuer name. May naklitering Tayabak, Bangko Sentral ng Pilipinas, at saka yung kanyang HI plant. So, ito yung ating 2017 price dito sa Numista. Ang 2017 ay common condition. Ngunit nagiging semi-hard to fine. So, ito ay 38%. Ang extremely fine, 53 pesos. Ang circulated naman niya ay 57 pesos. So, yun no, mga kabarya. At ang ating 2017 na mga barya ay semi-hard to fine na sa ngayon. So, yan ang kanyang buong detalye. At ang price naman niya online mga kabarya ay ipa-plus ko lang dito sa video para makikita nyo rin no, kung magkano yung mga price.
bawat taon, bawat dulo ng video sa kada taon ay ilagay ko yung price online para pansin nyo rin kung magkano na rin ang bintan sa online. Okay? So, ang next naman natin ay 2018. So, itong 2018 natin mga kabarya ay mayroong variation, no? Tulad nung ang isang 2018 ay 67%. Ito ay yung common condition. So, ito ang kanyang mga price galing Numista. Ang verify niya is 43. Extremely fine, 25. Almost uncirculated, 59. Then, ang uncirculated niya ay 57. So, yun ang 2018 natin na common condition. So, pag kayo ay nag-collection ng mga barya tulad nito ay so wag lang siguro yung common para medyo may ano naman no yung may mga halaga yung ating kuliktahin yung mga rare simmered to fine, hard to fine para mapakinabangan. Okay, so ito yung isang variation ng ating 2018. So, 4% ito ay frosted dye. So, sa harap at saka likuran ng 2018 na 4% frosted. So, yan ay semi-hard to find din mga kabarya. Kaya, ito ay may halaga na rin sa ating mga collector. So, binibili na ito ng ating mga collector na 40 pesos pataas. Yung mga first na 2018. So, tandaan no, 40 pesos pataas. So, yan yung ating 2018 na frosted dye. At ang isa, itong 2019, yung bilog, yung hugis bilog pa na barya itong ating pinag-usapan. So, ang 2019 na bilog, ito ay 19%. So, nasa common condition pa rin yung kanyang kategory. At ang kanyang price, extremely fine is 31. Almost uncirculated, 38. And ang uncirculated niya ay medyo malaki-laki na, no? Nasa 50 pesos ang bawat isa. So, yun ay common condition na 2019, yung hugis bilog. Okay? At ang isa pang variation nitong ating 2019 mga kabarya na hugis bilog ay itong frosted reverse dye. So ang kanyang frost ay nasa likuran lamang. So ito ay medyo mahirap hanapin, no? Semi hard to find. Kaya ang halaga nito ay nasa 50 pesos pataas din yung kanyang price sa ating mga collector. Okay. At ang isa pa mga kabarya na 5 piso yung nasa video din natin ay yung nonagonal na 5 piso. Ang nonagonal naman natin mga kabarya ay ganun pa rin, no? Pareho lang ang materials, nickel plated steel. Ang kapal naman niya ay pareho lang 2.2 mm. Then ang bigat, pareho lang. So, pareho lang rin ang buong detalye. Ang kaibahan lamang yung kanyang hugis. Ang edge niya mga kabarya ay plain. Ito, mayroong comment dito na dapat nating malaman. In September 2019, Benjamin Jokno, the current BSP Governor, announced that due to the confusion between the 5 peso coin and the 1 peso coin, a new enhanced 5 peso coin released in December 2019, most notably being scallop edge, but the shape in actual will be 9-sided. So yun mga kabarya, no? Due to the confusion between 5 peso and the 1 peso new enhanced. So yun mga kabarya, so para hindi malito yung mga mamamayan dito sa
5 piso at saka 1 piso, parang halos magkapareho lamang ang laki. So konti lang yung diferensya, no? Kaya ginawa nila itong new enhanced na 5 piso coin. Ito ay yung ginawa nilang scallop edge. So naging nonagonal na 9-sided. So ito yung dahilan kaya naging nonagonal yung ating 5 piso. So ito ang kanyang price, mga kabarya. At ang yung nonagonal natin na 5 piso ay frosted yan, mga kabarya, no? Frosted. So harap at sa kalikuran ay frost. Masyadong makinang. So ito ang kanyang price dito sa Numista, 99% yung kanyang percentage. So napakarami. Malapit nang maging 100%. Ibig sabihin yan, mga kabarya, ay kung ilan yung ginawa ay talagang ni-release lahat yon, yung 99%. Ang price niya sa uncirculated ay 63 pesos. So ito yun, no? Yung ating 2019. Ang price nito ay galing sa Numista. Sa ngayon, mga kabarya, ay napakarami to. Itong ating mga 2019 na nonagonal. Kaya hindi pa ito pinapansin ng ating mga collector. Depende lang, no? Kung kayo'y mag-ipon nito ay depende lang. So ako ay nag-iipon ako ng mga ganito. Nagiging collection ko din. Pero ang binibili ko, mga kabarya, dito sa nonagonal ay yung 2020. So yung ating 2020 ay 4%, semi hard to find na din yung kanyang, kung ibabase natin sa percentage, kasi konti lang na 4%, so semi hard to find. So 2020 yung aking binibili, mga kabarya. Binibili ko yan sa halagang 40 pesos pataas. So yan, no? Kung meron kayong mga 20 na nonagonal 5 piso ay pwede niya akong kontakin para mag-usap tayo dyan sa inyong mga barya. At kung sakaling magkasundo tayo ay bibilhin ko yung inyong mga barya. Okay? So yan ang mga barya, no? Ang gusto kong iparating sa inyo na itong mga nonagonal 5 piso ay meron tayong hinahanap dito. At saka yung lahat, no, sa mga NGC hinahanap natin. Yung 2017 ay napakarami, so medyo marami na rin ng sa akin ngayon. Kaya yung bibilhin ko na lang ay yung 2018 na frosted harap likuran, at saka yung 2019 na reverse die frost. So yun lang, mga kabarya. Ang price natin ay 40 pataas. So yun lang, no. Kung meron kayo ay message lang kayo sa ating comment section or sa baba sa ating video para malaman natin kung meron kayo, at ipadala nyo sa aking messenger para malaman natin kung ilang piraso yung inyong mga barya, at mag-usap-usap tayo doon at pag-usapan natin kung tayo ay magkasundo ay bibilhin ko ang iyong barya. Okay? At saka kunting paalala lang, mga kabarya, kasi sa sobrang dami nyo ay sana ay maintindihan natin na hindi kayo lahat ay pwede kong mabilhan. Kaya yung sino lang ang mapili ko dito sa mga nag-message sa akin, so yun ay aking bibilhin. So yung iba na hindi naman ma bili yung kanilang mga barya, ay sana huwag lang kayong magalit, no? Kasi ganyan naman talaga ang buhay, no? Minsan tayo ay sinuswerte, minsan naman ay minamalas. So kung hindi mabili ng inyong mga barya, baka sakaling sa ibang panahon o sa ibang araw, yung ibang barya mo ay mabili ko na rin. So yan lang, no, mga kabarya. So ang atin dito ay ano lamang, tulong-tulong lamang para tayo ay merong magawang mabuti, no, sa ating mga kababayan. Okay? So yun nga, no, kung hindi mabili yung inyong mga barya, so
yun lang, mag-comment lang kayo dito ng maganda eh, baka sakaling sa susunod ay mabili na. Meron kasing mga iba dito na pag hindi mo mabili yung iyong barya, nagko-comment na kaagad ng masama, kaya yun. So ang mapuntahan mo talaga, ang patutunguhan mo ay i-block ka dito sa Messenger or sa channel. Okay? So sana ay wag na ganun mga kabarya, wag nang umabot pa sa ganun. So message lang kayo dito, message, message lang. So sa ngayon mga kabarya ay hanggang dito lang muna tayo at maraming salamat sa inyong panood. At sana wag niyong kalimutan yung ating OMG TV channel. So palagi niyong suportahan yung ating channel at yung hindi pa nakapag-subscribe ay sana mag-subscribe na kayo, okay? So maraming salamat sa inyong panood at ulitin ko, magandang araw sa lahat and God bless you always.